nakakabit ako ngayon ng remote kill switch. Naka-prepare na yung mga wires niya, so ikakabit ko na lang para mas madali. Susundin natin itong diagram. Ito yung connection niya. Gagamitin dito common, normally open, positive, tsaka negative. So, lima yung saksakan niya, apat ang gagamitin. Hindi gagamitin yung normally closed. So, lalagyan ko rin siya ng indicator light para alam mo kung naka-on yung module. So, ito. Doon naman siya ikakabit sa common tsaka negative itong module. So, kabit natin. Ito pala, nilipat ko na din yung relay dito sa taas. Inangat ko na yung wirings niya para hindi siya abuti ng tubig kasi nasa floorboard ko nilagay dati. Ayan yung box niya, itong module. Nakalagay na yung mga wires, so ikakabit ko na lang dito. Makabit ko na muna to. Negative, kasama siya nung negative ng indicator light. Ito. Tapos ito. Positive. So itong positive na to, doon tayo kukuha ng power sa fuse stop. So naka-ready na rin yung wire niyan. Kakabit na lang natin. Open. Ito. Papakita mamaya sa ikakabit. Sa may baba. Sa may linya ng side stand switch. Tapos itong common kasama ng positive nung indicator light. Apat na wire yung gagamitin na lang muna. Pakita ko muna yung sa baba, pagkakabitan natin yan. Ito yung pagkakabitan natin ng normally open tsaka ng common. So ito yung side stand switch. So ang ginawa ko, bumili ako nito, male and female socket. Ito. Para hindi na magpuputol ng wire dito sa mismong side stand switch. Ito na yung gagamitin ko. Tapos parang yan yung linya niya, ma-extend. Tapos yung isang wire dyan, puputulin, dun kukuha ng linya papunta sa common tsaka sa normally open. Nakabit natin. Okay lang magkabaliktad to. Alam ang polarity yan. Ayan. Yun yung linya na ang papunta sa module. Normally open tsaka common. Kabit natin yung positive ng module papunta siya sa fuse stop. So doon tayo kuha ng power. Ito yung positive ng module papunta siya sa fuse stop. Ayan. Tapos yung negative naman, ground. So ito ground. Kabitan nandito.
natin testingin. Prepare naman natin tong remote niya dun sa module para gumana siya. Bago natin i-pair, ano natin yung ignition para magkaroon ng power itong module. Ayan, power na yan. Hindi na tayo mag-pair itong remote. So, program natin para ma-pair mo siya sa on-off. Pindutin mo muna ng tatlong beses to. Mayroon yung pindutan dito. Press na ng 3 times. 3. Tapos, yan. Lumilaw. On. Off. Nakaprogram na yan. Na on, off. Yan, testingin natin. Pag sinusi ko to, kakaroon ng power yung module. Ibig sabihin, naka-on siya. Ayan, naka-on yung module. Pag naka-on yung module, hindi gagana yung motor. Kahit anong start yan, hindi gagana. Testing natin. Na, preno. Press to. Start. Nahayaw. Kailangan natin patayin yung module. So, pipindutin natin yung on para mamatay yung module. So, on. Ayan, namatay din yung indicator light. So, ibig sabihin, naka-on na yung motor. Pwede na siyang umandar. Testing natin. Ayan, umandar na siya. So, pag inago sa inyo yung motor, ibigay nyo lang. Tapos, ipindutin nyo lang itong off nitong switch. Mamatay na yan. Testing natin. Ayan, patay na. Pag pindut mo yung off nito, kahit anong gawin niya dyan, hindi yan naandar. Nakapatayan. Hindi siya mag-i-start. So, kailangan mo pang i-on to bago mapa-start ulit. Testingin ulit natin. So, ayan, ibig sabihin, pag naka-ilaw yan, hindi andar yung motor. So, i-on muna natin yung motor. Ayan, makamatay yan. Pwede mo na ma-start yung motor. Kagandahan nito, pag iniwan mo siya sa parking, so, bawa, ginalaw yung susi mo, yung susihan mo, naiwan niya ignition. Basta, hindi pa rin niya may start dyan, kasi pag naka-on yung ignition, activated yung module. So, hindi yung gagana hanggat di mo iwan sa remote. So, yun lang mga bro. Alright, hindi ko na-explain pala to. Last time, nung install ko. So, ito yung pinagkapitan natin ng positive. Nagkita ako mo ng power. So, ito ngayon yung fuse stop. So, ano ba yung fuse stop? Ito yan. So, yan siya. So, yung pinagkapitan natin ito, yan yung fuse ng ignition. So, ito. Ito yan. So, yung top ng battery, may label yan. So, yung una na yon, yun yung fuse ng ignition. So, ang gamit ng fuse top, para makapaglagay ka ng extrang linya. So, ito. Yan ako dito ng extrang linya. Ang ginawa ko dito, tinanggal ko yung fuse, tapos nilipat ko siya dito. Tapos, itong makikita nyo, itong isang extra na fuse, galing yan dito sa may ilalim. Ayan, meron yan mga extra fuse eh. Sa Honda Beat. Hindi ko lang alam sa ibang motor. So ito, mini fuse stop. Tatlong klase ito. Meron standard, yung pang kotse. Mas merong maliit. Ang alam ko meron pang iba eh. So yung pang Honda Beat, ito ang gagamitin. Mini fuse stop. Ayan, kakabit mo yan dyan. So, yung parang yung original na fuse, yung nasa ilalim. Tapos, itong extra fuse na to, ito yung magiging fuse na itong bagong linya. So, yan. Doon tayo nagkabit. So, doon tayo kumukuha ng power. Magkakaroon lang yan ng power, yung sinusupply na itong linya na to, pag inon may ignition. Kasi nga, ignition siya. Ngayon, bakit ako sa side stand switch kumuha ng linya?
kasi yung size 10 switch natin, para siyang switch lang. Diba, pag nagsa-size 10 ka, nakamatay yung motor. So, parang ang nangyari ngayon ito, dahil dito ako mo sa linya nito, yung module natin, parang naiging switch din siya. Via remote naman. Via remote. So, parang dinagdagan mo siya ng switch. Pero yung module yung nilagay mo. Kasi doon ako kumuha ng linya sa kanya. So, gagana pa rin to kahit buhay ang motor. Parang mayiging dalawa lang talaga sila. So, yung isa, ito. Yung isa, via remote. Testing natin ngayon kung gagana pa yung side stand switch. Kung makamatay siya. Ito natin yung ignition. Tapos may ilaw. Iwan natin yung motor. Para magpa-start. Set na yung motor. Ngayon, baba natin yung side stand. Ayan, gumagana pa rin siya. Split natin. Ayan, gumagana ulit. Tapos pwede mong patayin ng remote. I-assume ko na rin na may magtatanong kapag nakasusi ito, makapa-start ba kung i-kickstart? Ano natin yung ignition. Kailangan mo muna ng i-on to bago mapagana. So hindi natin i-on para matesting natin kung gagana siya kung kickstart lang. Yan. Wala, ayaw. I-on natin yung motor gamit yung switch. Ito. Yan, matay na ilaw. Kick natin. Update ko na lang ito sa module. Kanina kasi, hindi nisa ko ng motor. Tapos ayaw niyang gumana. Nangyari pala, nabasa siya. So hindi ko na alala na hindi pala ito waterproof. Kasi dito kayo nilagay eh. Nakadikit lang yan dyan. Nakamount ng 3M tape. Ngayon, nakalimutan ko na pwede nga palang mabasa ito dito. So ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko siya ng cover o kahit yung plastic siguro. Para hindi siya mabasa, tapos lipat ko na lang siya ng pwesto, siguro dito. Tape ko na lang. Importante hindi siya mabasa, kasi pwedeng masira yung module, kasi hindi nga siya waterproof. Ngayon, paano naman kung biglang hindi gumana yung module? Paano nyo pa-underan yung motor? Gagawin nyo dito, yung normally open, so ito, normally open to. Nilipat nyo siya ngayon sa normally close. Pag nilipat nyo yan doon, mababypass na yan. Pwede nang gumana yung motor. So, hindi nagagana tong switch nito. Meron ng continuity. Ayan, nilagyan ko siya ng cover. Ito hindi na papasokan ng tubig. Sealed na yan. Gawin ko na lang, dito ko siya ilalagay. Ganyan siya. Siguro itetape ko na lang yan dyan. Para hindi na siya pasokan ng tubig. Yung module. O kayo, kung discard nyo na lang, gusto nyo ilalagay. Basta siguraduhin nyo na hindi siya mababasa. Kasi pag mabasa, pwedeng masira itong module. So, ito na lang ginawa kong paraan. Hindi mabasa. Alright. So, mga bro. Dito kami ngayon sa Clark. So, testingin ko yung range nito. Kung gano'ng kalayo ko siya mapapatay. So, susi muna natin. Ito yung remote. Ayan, on natin yung motor para mapastart. Talagay yung remote. Ayan. Ayan, buhay siya. Alakad ako doon. Ito yung gano'ng kalayo yung range.
ito. So 30 meters yun. Yung range na kaya niyang patayin. Pero tingnan natin kung hanggang saan talaga. Lalayo ako. So doon sa may kabilang yan. Patayin ko doon. Parang nila naka nag-jogging. Ah, so dito siguro. Nakita niya yung motor? Ayan yung motor. Tara natin patayin. Wala ko namatay. Hindi ko sigurado ako namatay. Hindi. Ah, namatay na siguro. Balik na raw ako eh. Tingnan natin. Namatay. Oo, unang pindot mo, patay. Yung sa pinakamalayo. Ayun, effective. Patay siya. I-on natin yung motor. Ayun, under na ulit. Off. Alright.